Father ko Chinese from China. Mother ko Filipina, Bicolana. So pinanganak ako sa Daet, Camarines Norte. That's in Bicol. And that's where I grew up. Namatay yung mother ko when I was 5 years old. So yung father ko, yung Chinese, pinaampun ako doon sa relatives ko. Chinese din yung uncle ko and Filipina yung auntie ko. Kasi hindi niya ako maalagaan mag-isa. But I would see him every now and then. He eventually died when I was in grade 5. So doon na talaga ako lumaki, doon sa relatives ko. Ano siya, parang considered siyang scholar. Secretary siya doon sa Chinese Chamber of Commerce. Lagi siyang nandun sa kwarto, doon sa eskwelahan namin. Nagsusulat eh. Lagi siyang nagsusulat eh. Trabaho niya, I suppose, bilang secretary. Nung namatay siya, ang daming mga pumupunta na natulungan daw niya ng mga hindi namin kilala. Mga Chinese and Filipinos. So he was well-loved sa Chinese community. But he was very shy. And we hardly talked to each other. I would see him once a week para kumuha ng allowance ko. But we never got beyond 2-3 sentences. Kasi pare kaming nahiya. Ayun, eventually nagkasawa siya na Filipina, nagkaroon din ng anak. So may half-sister ako sa mother's side. Bago na pangasawa ng mother ko yung father ko, may anak na siya sa iba eh. And then may half-sister and half-brother ako sa father's side. Pero sa gitna ako lang yung mag-isa. But it was a very Filipino-Chinese upbringing. I studied in a Chinese school, Chinese Chonghua High School sa Daet, hanggang fourth year high school. But yung Chinese hanggang grade 5. Nung namatay yung tatay ko, tumigil na ako mag-Chinese, sa Chinese ano ko, classes ko. But iyon, dun ako graduate hanggang fourth year. Well, sa akin as a person, I suppose, kasi writing ang hilig ko at trabaho ko. And nasa arts ako. Masipag naman ako, but I don't know where I got it. I think I got it from the fact na ampun lang ako eh. Maagang namatay yung parents ko eh. So, kung ampun ka, nakikitira ka eh. And mulang 5 years old, doon ako lumaki eh. Sari-sari store, tindahan ng alak. So, even if mahal ako ng mga relatives ko at nag-ampun sa akin, you always have this feeling na you don't belong. So, because you don't belong, you strive harder. You study harder. You work harder para mapansin ka o para magbilong ko. But it never happens kasi hindi naman totoong nagbibilong ka eh. So, walang katapusan yung pag-strive mo at pag-work hard. I think doon ko nakuha yung pagiging masipag kasi I think masipag ako up to now. And then, parang may pagka-weird ako, payat ako, sakitin, may inferiority complex, mahihain ako, gaya ng tatay ko. So, basa lang ako ng basa ng libro. Parang pag nagbabasa ako ng libro, doon ako nagiging somebody else. Parang doon ako nakakatakas noon sa maliit na mundo. So, there was a desperation to read books. Eventually, I got around to watching movies. So, yun din, parang nakakalayas ako tuwing nanonood ako ng sine. So, basa, sine, basa, sine, basa. Doon ako lumaki. And I think yun yung naging tungtungan ko para eventually mag-invento ng mga kwento. Well, nung una, ang dami kong gusto. Gusto kong maging teacher, gusto kong maging doctor, gusto kong maging pare, at lahat. Pero I think kababasa mo ng kababasa ng libro at kapapanood mo ng kapapanood ng pelikula, you start to realize na kaya ko itong gawin kwentong ito eh. And so I started telling stories to my cousins na mababata pa noon. Kinagunto ko yung nababasa ko until eventually, inimbento ko na yung ending, binabago ko na. Then hanggang sa imbento ko na yung kinagunto ko sa kanila. So, high school, alam ko gusto ko na maging writer. And doon ako nakatutok na maging writer at magsulat. Eventually, nung fourth year high school ako, nakabasa ako sa isang Filipino magazine dito, Filipino Free Press, na tatanggap sila ng short stories, maski na kaninong baguhang writer, at may bayad. So I took the opportunity, nakitype ako dun sa repair shop, typewriter pa that time, sa kanto, sa may tulay, and pinadala ko yung short story.
may kasamang letter na sinasabing orphan lang ako, gusto kong magsulat, etc., etc., etc. Naawa siguro yung editor dun sa sulat na baka mas maganda kaysa dun sa short story. But anyway, natanggap yung short story, nabayaran ako 50 pesos at that time. So with that 50 pesos in my pocket, 2 weeks after graduation, finally I was able to run away from home. Kasama ng apat na mga kaklase ko, mga Filipino-Chinese din, lumayas kami ng Bicol, nagpuntang Manila, not knowing where to go, what to do, anong trabaho, anong kapalaran namin, but nakalayas kami, naka-alis kami. Fiction, yung una ko, yung short story ko nung high school, fourth year. After that, I came to Manila, kailangan ko magtrabaho, and so, nakita ko na pwede akong kumita ng pera sa pamamagitan ng pagsusulat ng kwento. So, nagsulat ako ng short stories, pinadala ko ulit dun sa Filipino Free Press sa tanggap. On the side, nagsusulat ako, but during the day, tatrabaho ako, nag-waiter ako, nag-salesman ako, nag-accounting clerk ako, kung ano ng trabaho ang pinasok ko para mag-survive. But on the side, lagi akong nagsusulat. So, yun. Eventually, from Lyceum, lumipat ako ng UP, and so sa UP na ako nagpatuloy na pag-aral, AB English, and I continued writing short stories. Nanalo ako sa palangka nung when I was in second year UP, magkasunod na taon. First prize. After that, sinumpa ko, hindi na ako sasali sa mga contests. And I never did to now. Nagsulat ako eventually ng sa journalism. Naging proofreader ako ng isang magazine. Dati, Filipino Free Press, yung pinagsulatan ko dati, and then Leader Magazine, sinikwakin ang editor, sinapitlakaba ang mga kasama ko. Until martial law, until I dropped out of UP. Siguro may konti akong talent, but I think basically it's hard work and determination and passion. Gusto kong magsulat eh. Gusto kong mabuhay eh. Gusto kong maging somebody. Gusto kong pag bumalik ako sa Bicol, may nagawa ko sa buhay ko at sa sarili ko eh. So, malakas yung determination ko eh. When I was studying in UP, gusto ko na libre lang ang tuition ko. Eh, kailangan scholar ka para mataas ang grade para libre. So, talaga aral ako ng aral ng aral para ang average ko ay laging 1.1, 1.2, 1.3. So, sobrang sub-sub aral. At the same time, nagtatrabaho ako sa magazine at nagsusulat, sub-sub trabaho rin. Kasi I had to support myself. Wala naman akong pamilya at walang susuporta sa akin. So, I survived through sheer sipag and determination and passion. But I never stopped writing. I suppose yun yung unang chapter ng struggles. And then, in UP, I became an activist dahil mahirap namang hindi mo makita yung nangyayari sa palipot. So, I got involved. And eventually, nag-martial law, I went full-time, underground. So, yun yung mga totoong alias. Hindi na ako gumamit ng pangalan ko, naging iba-iba ng pangalan ko, underground. Naging kung sino-sino na ako, and so on. Until a couple of years later, underground, ni-raid yung bahay ko. Mag-isa lang ako nagre-rent ng isang maliit na lugar. And so, hinuli ako at nakulong ako ng isang taon sa Fort Bonifacio, kung struggle na matatawag yun, but it happened because I was doing what I wanted to do. And hindi siya something na pinuwersa akong gawin mo to. Hindi, I believed in it and naniniwala ako na yun ang pinakamagandang paraan na magagamit ko yung buhay ko. Hindi lang yung pagsusulat, kundi mas yung pagiging involved. After 1 year in prison, Fort Bonifacio, I got released and I started looking for a job. Noon ako napasok sa mundo ng pelikula. Actually, nakagawa na ako ng isang pelikula habang underground ako. Noong 1973, naghahanap si Joseph Estrada ng writer na may Chinese blood kasi gusto niyang gumawa ng pelikula involving a Chinese in the Philippines. May isang Chinese doon sa kwento, si Ching Tong Chai, na naka-witness ng murder. And dahil alien siya, at the time alien eh, kailangan mo pang, hindi ka pwede maki-involve socially eh. So, ayaw niyang mag-testify. So, yung character ni Joseph na detective, kailangan niya makumbinsin niya itong si Ching Tong Chai na mag-testify. So, kwento nilang dalawa.
Hanggang eventually, nag-testify si Ching Tong Tsai at na-involve siya. Ang purpose nung kwento ay ipakita ng pwedeng ma-integrate ang Chinese sa Philippine community, lalo na kung Filipino-Chinese ka. At dito ka pinanganak or dito ka lumaki. So, yun yung first film ko. Pero, hindi official kasi hindi ako nagpaglagay ng pangalan because at that time, I was living underground. The title of the film was Dragnet. So, napalabas siya. And I'd like to say na it's one of the few films ang portrayal ng Chinese, hindi yung typical Chinese na Chekwa or katatawanan or kontrabida or nagra-rape ng katulong or head ng sindikato. Mas involved siya in a progressive way sa buhay ng Philippine society. After prison, nakalabas ako, I started looking for a job and eventually nagkatrabaho ako sa DAP, Development Academy, and I started going into film again. After that, I did a team with Mike De Leon. We were three writers. Again, hindi ako nagpagamit ng pangalan ko dahil at that time, maarte pa ako. Hindi ko pa alam kung gusto ko talang pumasok sa showbiz. But that's my second film, 76. Then, I did journalism. I did a lot of things. Officially, nagsimula ako sa pelikula in 1979. Officially, meaning, doon ako nagpasimulang magpa-credit. So my first film was Jaguar with Dino Broca, Pete Lacaba, and then after that, tuloy-tuloy na, Moral, Brutal, Himala. Kung gusto nyo magsulat, magsulat kayo. Huwag kang maghintay na maging handang-handa ka na magsulat kasi hindi darating yun. Habang nagsusulat ka, doon ka naghahanda. Yung pagsusulat mo ang maghahanda sa'yo. Pero hindi ka makakapaghanda na parang inaaramasan mo ang sarili mo na, ay, magbabasa ako ng magbabasa. Mag-workshop ako ng mag-workshop. And then, pag natuto na ako, tsaka magsusulat. Hindi mangyayari yun. Matututo kang magsulat sa pamamagitan ng pagsusulat. On the side lang yung natuto ka sa, naturo ng workshop, naturo ng mga nabasa, ng mga napanood. Ang pagsusulat mo, ang magtuturo sa'yo, ang best teacher mo, yung sinulat mo. Ang dami ng humaharang, bukas na lang kaya, hindi pa yata ako handa eh. Huwag na lang muna kaya, parang hindi maganda yata eh. Huwag ko na lang kaya itong gawin eh. So, ikaw ang kalaban mo eh. Ikaw ang pinakamalaking hindrance sa pagsusulat eh. Yan at pag nagsusulat ka na, ikaw ang pinakamalaki mong kakampi eh. Kasi pag after a few minutes ng writing, ang pinakamahirap yung first few minutes eh. Pag maupo ka talaga, nagsusulat ka, it's so mechanical and so boring. Pero pag you get to a certain point na parang may na-cross kang threshold, parang biglang may nagbukas, parang may jerk, then nawala ka na sa sarili, nagsusulat ka na, then you feel so powerful, parang you can write anything, nagpo-flow na lang yung ideas at sulat ka ng sulat, then ikaw naman ang pinakamalaki mong kakampi. If you will allow it, and if you will be open, lahat ng mga karanasan mo, lalo na yung intense emotionally, or maski yung pinaka-negative na karanasan mo, kung open ka lang, lahat naman yun makakatulong sa'yo bilang isang writer or director or artista or kung ano pa man gusto mo, even as a human being, makakatulong siya if you allow yourself. I think there should be a continuing fight. I don't think that you should be a writer thinking na ang husay-husay ko at wala nang struggle. I think you'll die as a writer. On the other hand, hindi rin naman pwede na ang sama-sama ko sa writer at wala kang kakampin na sarili. Babagsak ka, hindi ka na matutuloy. I think it's important na may ganung struggle. I think it's a struggle between you, inside you, amongst you, na nagpapahusay sa sinusulat mo. And it keeps you, it pushes you para lalo kang maging mas mahusay as a writer. And so, hindi ka namamatay bilang isang writer.